Hi guys, welcome back to my channel. So quick tutorial lang tayo guys dito sa ating battery meter na na-purchase. Okay, so may nagre-request kasi kung paano ba daw iset itong ating battery meter na to guys. Okay, so gagawin natin is quick tutorial lang guys kung paano siya isiset. Okay, so first thing na dapat nyo gawin is dapat alamin nyo kung anong type yung battery nyo guys. Okay, kung lithium ba siya, lead acid, life CO2PO4. Yan. So, dapat first thing is alamin nyo kung anong type yung battery nyo. Kung lithium ba siya, lead acid, or LiFeCO PO4. Okay, so start na natin guys. Dito sa set, press nyo ng about 2 seconds guys. Yan. 1, 2. Okay. So, yan. Nakikita nyo. Nagbiblink yung 1. Okay. So, o nga pala, meron tayong 7 configurations dito sa ating battery meter na to guys. Supernova. So, 7 settings ito guys. Yan guys, so dito na tayo sa first settings natin. So, yan na yung number 1. So, kailangan dito guys, tama yung i-configure nyo dito. Okay? Dapat match doon sa battery ninyo at dito sa, ang nakaset dito sa inyong voltmeter guys. Okay? Kung anong voltage ng e-bike nyo, so dito nyo dapat iset. Para mag-match yung reading niya guys doon sa battery ninyo. Kasi hindi tatama yung reading niya guys pagka hindi tama yung battery ninyo, yung voltage na selections ninyo guys. Okay? Okay guys, so dito na tayo sa first settings. So press nyo lang itong nasa ilalim ng set guys, itong power button. Press nyo lang ng once, mabilisan. Ayan. Then makikita nyo F. Okay? So meron tayong tatlo nyan. So meron tayong F, L, at saka P. Okay guys? So yung F is para sa mga LiFeCO PO4 na battery. Ayan. Then, pag pre-nest yung nasa taas yung set, pagka L guys, yan is yung string lithium na type ng battery. Okay? Then, pag-press nyo pa ulit yung set, P. Okay? So, ang P naman guys is para sa mga lead acid battery natin. Yan yung aking battery. So, pagpipiliin ko siya, press nyo lang yung nasa ilalim, yung power button, para mag-select siya. Yan. So, pumunta siya sa 48. So, dapat i-match nyo rin kung anong voltage, guys, ng inyong e-bike. Halimbawa, pipili kayo ng 72. 60, 72. Ayan. So, press nyo lang yung nasa taas na set. Okay? Para mag-rotate siya. Ayan. So, P12, P24, P36, P48. So, P48 ang pipiliin ko, guys. So, press ko lang yung nasa ilalim na power button. Kailangan i-save nyo siya, guys. So, once na na-press nyo yung nasa ilalim, yung power button, kailangan press nyo ulit itong set button natin para ma-register siya. Ayan. So, bumalik na siya sa main menu. So, ibig sabihin, umokay na yung ating first settings doon sa number 1, guys. Okay? Ayan, guys. So, bumalik na siya sa main display pagka pre-nest nyo yung set button para mag-register. Okay, guys. So, punta naman tayo sa number 2. So, doon sa ating, dito sa ating settings ng battery meter. So, okay. Press nyo lang din na matagal ulit. Ayan. So, pupunta siya sa number 1. Then, press nyo ulit, guys, para pumunta sa 2. Press nyo ulit yung set. Ayan. Diyan siya mag-rotate, guys, ng sequence numbering ng settings natin. Okay? So, dito sa number 2, guys, dito nyo makikita yung on-off time delay lang siya. Pag pre-nest nyo yan, pag sinelect nyo yung 2, press nyo lang sa baba. Ayan. So, halimbawa, 10 seconds, then naka-off siya, guys. So, pag i-on nyo, press nyo lang yung set button para mag-on. On or off, press nyo lang yung set button. So, depende sa inyo kung anong timer na gusto nyo. Ayan. So, pwede nyo palitan nyo 10 seconds. Pwede nyo gawing 30, 60, 120, 10. Okay? So, sa akin kasi, guys, is hindi ko na siya inon kasi time delay lang naman siya. Nang pag inon mo siya, may delay lang siyang 10 seconds bago siya mag-on, power on. Okay? So, hindi ko na sinet yan, guys. So, naka-off siya sa akin. Okay? Naka-preset siya sa off. Then, set nyo lang ulit para magbalik sa main menu. Ayan, guys. So, yan yung settings ng number 2 natin. So, punta naman tayo sa number 3, guys. So, gawin nyo lang ulit. Press nyo yung set ng 2 seconds. Ayan. Then, pag nag-blink na, bitawan nyo na, guys. Then, press nyo lang ulit yung set para pumunta tayo sa number 3. Ayan, guys. So, number 3. Ayan. Okay. Then, press nyo yung power button sa ilalim. Yun. Para pumasok siya sa mismong settings ng number 3.
Okay guys, so dito sa settings number 3, ito yung voltage percentage ng 0 to 100. So pwede nyo siyang i-customize. Okay, so paano pagpasok? Press nyo lang ulit yung nasa ilalim, yung power button. Ayan guys, so yung 0% ko, okay, so equivalent ng 0% ko is 39.0. Then yung 100% ng battery ko is nasa 54.6. So voltage percentage ito. So yung equivalent niya. So ito yung 0, ito yung 100. So halimbawa, 39.0 is ito na yung pinaka 0 talaga guys, yung percentage ng battery nyo. Walang laman. Okay, so low bat na siya. Then yung 54.6 naman is pagka full bat na siya guys. So yan ang voltage na magdi-display sa akin pagka 100% yung battery ko. So full charge na siya. Makaka-download kayo ng battery voltage charge sa internet. I-type nyo lang sa Google, makakakita kayo niyan. Katulad nito, yan yung sa akin. Okay. So, sa internet ko rin kinuha yan guys, yung reference na yan. So, nandyan yung 48 volts, 60, tsaka 72 volts. Okay? So, yan yung reference ko. And ganun lang guys. Then, press nyo lang yung set para bumalik siya sa main menu. Yan. So, punta naman tayo sa number 4. Press nyo lang na matagal. Yan. So, nagbiblink yung 1. Then, press nyo ulit yung set. 2, 3, 4. Then, press nyo yung power button sa ilalim para pumasok sa menu ng ating settings sa number 4. Okay, so dito sa number 4 guys, yan yung alarm, buzzer switch and alarm value settings. Yan guys, okay? So, naka-on siya sa akin. Press nyo lang itong set button para mag-rotate kung ayaw nyo. Mag-off siya. Then, mag-on siya guys, okay? So, paano palitan yung value nito? Okay? Press nyo lang yung power button sa ilalim. Ayan. So, ganun lang siya guys. Then, paano nyo i-rotate yun? Press nyo lang yung set. Yan. So, press nyo lang yung set. So, sample natin. Yan. So, nagbago. 5, 6, 7, 8, 9. Okay. So, naka-set kasi sa akin sa 47.5 guys. Okay. So, pag na-reach niya yung 47.5 volts, mag-a-alarm itong ating battery monitor. So, magdi-display siya guys. Lalabas itong parang itong warning sign na to guys, magbiblink siya once na na-reach niya itong 47.5. ibig sabihin guys, medyo mababa na yung aking voltage, so diyan ko na siya sinet. Okay, so then pag na-set nyo na yung first digit, press nyo na ulit itong power button para sa second digit naman siya guys. Then next is yung third number. Yan, yung third number guys, paano pumunta ron? Press nyo ulit yung power button. So, ganun lang siya guys. Then, once na na-set nyo na, press nyo lang yung set button ulit ng matagal para bumalik sa main menu. Yan. Okay guys, so dito sa number 3 settings na to guys, dito sa digit ng 100%, kung mapapansin nyo, wala siyang decimal guys. Okay? So, ang nakalagay is 546 lang. So, tinanong ko sa seller to guys, yun pala, is automatic 54.6 na yan guys. Okay? Wala lang siyang decimal. Unlike dito sa 0%, dito sa 39, is may decimal siya. So, dito sa 100%, walang decimal, walang problema. Basta ilagay nyo lang kung ano yung desired value ng inyong 100%. Okay, so dito sa number 4 guys, so nasa sa inyo kung ilang voltage percentage ang, I mean, kung ilang voltage ang gusto nyo na iset bago mag-alarm siya guys, okay? So, nasa sa inyo yan. So, ganun lang. Then, press nyo lang yung set bago mag-exit. Ayan. So, babalik siya sa main menu. Okay? Okay. So, punta naman tayo sa number 5 settings. Press nyo lang na matagal. 2 seconds. Then, press nyo lang ulit. 2 para pumunta sa number 5. 3, 4, 5. Then, press nyo lang yung power button sa baba para pumasok sa settings ng number 5. Yan. Okay guys, dito sa number 5 guys, hindi ko na to ginalaw kasi ito guys, yung number 5 is yung calibration niya. Itong ating ng voltage meter na to. So hindi ko na pinakailaman guys. So hayaan na natin dyan. Okay, so exit lang tayo dyan. Press set button. Okay guys, so punta naman tayo sa number 6 settings. Yan, then press nyo lang ulit ng yung set button. 1, 2, 3, 4, 5, 6. So, press nyo lang yun. Then, power button sa ilalim para pumasok sa settings na number 6. Okay guys, so dito sa number 6 settings natin guys, pwede namang i-off ito kung hindi nyo gagamitin. Okay? So, ako is in-on ko siya pero hindi ko naman siya
ginagamit, guys. Kasi para sa temperature ito. So, nasa sa inyo kung gusto nyo gamit. Okay, so sa 6 is temperature lang. Press nyo ng set para mag-off. On, pag-prenes nyo ulit yung set. Then, ganun lang, guys. Then, on-off lang ang settings ng number 6. Para sa temperature lang, guys. So, paano yon? Papakita ko sa inyo. Then, press nyo lang yung set button para pumunta sa main menu. So, paano makikita yung temperature? Press nyo lang yung set button ng madalian, guys. So, kung mapapansin nyo, nagpalit yung ating voltage ng temperature. Okay? So, naging degree Celsius na siya dito sa kaliwa. So, pag press nyo ulit ng mabilisan itong set, yan, babalik siya ulit sa voltage. So, naging voltage meter na siya ulit, guys. So, hindi ko naman ginagamit yung temperature na yun. So, malapit na tayo. So, doon na tayo sa last settings, yung number 7. Press nyo lang ulit ng 2 seconds. 1, 2, press nyo lang yung hanggang umabot ng number 7 yung ating set button. Ayan, guys. So, nasa number 7 na tayo. Then, press nyo lang ulit yung power button sa ilalim. Dito sa number 7, okay. Dito sa number 7, guys, is dito naman yung alarm ng high voltage niya, guys. Kung gusto nyo siyang i-on, pwede nyo siyang i-press yung set para mag-on siya. Or off, para ma-off siya. Press nyo ulit yung set. So, sa akin is naka-off na siya, guys. So, hindi ko kailangan yung high voltage. Mas ako sa low voltage. So, yung low voltage na mo-monitor niya is yung nasa number 4, okay? So, ito naman, number 7 is yung high voltage. So, mag-a-alarm siya, okay? Pagka na-reach niya yung, ibig sabihin, yung sinet niyo na voltage dito. So, lalabas yung parang buzzer sign na yun, guys. So, ako lang is, ginamit ko lang is yung low voltage monitoring. Kasi, mas importante pagka malulobat ka na. So, yun yung nasa number 4, guys. So, ito is high voltage. Hindi naman natin siguro kailangan yan. Depende na lang kung gagamitin nyo ng pag nag-charge kayo, katulad sa akin. So, naka-attach ito sa charging, itong battery monitor na to. So, mag-a-alarm siya pagka na-reach na yung high voltage na yun na sinet para iwas masira yung inyong mga battery. Okay? So, may purpose din siya. Pero sa akin, katulad ng sinabi ko, sa akin is hindi ko na siya in-on. So, nakaset as default ko na siya, guys. So, yan yung number 7 settings natin. So, yan, guys. Then, press nyo lang para bumalik sa main menu. So, yun, guys, yung ating tutorial dito sa Supernova voltmeter na to. Okay? So, sana nakatulong. Hope you like the video. So, please subscribe and hit that notification bell para kayo laging updated sa mga videos na i-upload ko, guys.